Good day! Welcome to our program, Health Talk Hambang ni Doc. Ako rin yung program host, Dr. Felma de la Cruz. Rundaya nga programa ay base man sa inisiyatibo Italibo Cable TV in partnership with Auckland Medical Society, Philippine Pediatric Society Western Visayas Chapter, ag Provincial Health Office of Auckland. Ag makaroon aton nga pag-istoryahan, hanungod sa Children's National Children's Month. Ako makaroon yung bisita, isa yung pediatrician. Imukaton, mag-a-istorya ko na nuraya nga rang tapi ko. Imura ay taga Metro Manila, pero married imo sa isa lang ka kalibunhon, si Dr. Ken de la Cruz. So, Dr. Lay, si Dr. Kukumpleto, kita na nangagan, hey. Dr. Rihanna Lay Salazar de la Cruz. So, welcome, Dr. Lay na lang para matag-on. Good day. Good day po. Good day po sa inyong tanan. Okay. So, raya nga bugan nga right November ay atong tawag karahay National Children's Month. So, Dr. Lay, ano ba, bakit sinaselebrate itong National Children's Month? Bali po, Doktora, and sa inyo lahat po, National Children's Month po is every November po of the year. So, ang ating tema ngayong taong ito ay new normal na walang iwanan. Karapatan ng bawat bata ating tutukan. So, kailangan po natin ma-remind, no, kung ano ang mga children's rights. No? Lahat po kasi ng bata ay dapat po ay may karapatan. At special po ang karapatan nila compared po sa mga adult population natin. Ang sa Bisaya, ang rights is, sa Tagalog is karapatan. Mahirap sa Bisaya, kinamatarong. So, tayong mga matatanda, merong kinamatarong o karapatan sa buhay, yung mga bata meron din at saka dapat nirerespeto natin, no? So, unlike noong panahon na dala-dala ng mga tradisyon ng mga matanda. Alam mo naman kasi ang Pilipinas, ang daming nag-influence sa atin, mga Espanyol, may Amerikano, may Hapon. So, parang iba yung noon kaysa ngayon. So, parang noon ang mga bata medyo kawawa. So, Dr. Lay, ano yung mga tatlong topics na ating pag-uusapan ngayon? Okay, una ho, i-discuss natin mo, no, we have 12 rights of the Filipino child. Pangalawa po, bilang ho, sa atin ho, no, health talk. Sa atin hong healthcare practitioners, kung paano ho ba kami makakatulong po na i-promote ang ating children's rights. And lastly, ano po ba ang mga bagong issues? Ano pa po ang pwede nating magawa para maprotektahan po itong children's rights natin? Okay. So may babanggitin mo yung 12, no? 12 na kinamatarong o karapatan ng Filipino child. Sa ibang bansa kasi iba naman sa kanila, no? May kanya-kanya. So dito lang tayo sa Pilipino at ating ipaintindi sa bawat Pilipino na adult, lalo na may mga magulang, mga guardian na hindi lang basta bata yan ay ganun-ganun na lang. Okay. Etong ano eh, hindi lang gawa-gawa natin, gawa-gawa mo, di ba? So meron yung laye. So sige nga, pakisabi kung paano inano ng gobyerno itong National Children's Rights. Actually po, ang United Nations, meron po silang tinatawag na Coalition on Children's Rights, no, or CRC. So dito po sa atin ay sinabatas po ito. Siyempre po ina-update din po. Bali, maraming po yung children's rights. Meron nga po parang apat na talagang kategory po ng children's rights natin, no. Yun ay karapatang mabuhay, umunlad, maprotektahan at mapakinggan. Dito po sa Pilipinas, meron po tayo ng Presidential Decree Number 603, the Child and Youth Welfare Code. Bali, ito po ay yung talagang handpick para sa mga Pilipinos. Parang ito po yung mga priorities natin, yung 12 na ito. So, yung unang-una po, every child has the right to be born well. Karapatang maisilang at mabuhay ng maayos. Ang ibig po sabihin nito ay even if unborn child pa po ito, no, from conception, no, meron na pong karapatan ang batang ito. Karapatan pong mabuhay ng maayos. So dapat po, no, para sa ating mga mothers and parents po, no, dapat po na bibigyan po ng prenatal care ang ating mga mothers. So yun po ang responsibility po ng mothers and po sa ating Pilipino
yung barangay healthcare workers, mga OB, pediatricians, lahat po yan ay mayroon pong responsibilidad sa bata na panatilihin pong maayos po yung pag-pregnancy po ng mother. So kaya nga dapat, hindi pa nagbubuntis, pinaplano na, di ba? Kaya lang, minsan, meron yung mga na-aksidente, mga unplanned pregnancy. So, kung mga unplanned, parang ayaw nila. So, pagbuntis na ayaw ka agad, parang galit ka dun sa bata na wala naman siyang kasalanan, di ba? So, dapat nga talaga yung pinaplano. Kaya lang, minsan talagang may mga aksidente, miski dun sa mga mag-asawa, kasi din meron tayong tinatawag na family planning. Meron naman yung mga karamihan ngayon, may mga teenage pregnancy, hindi nila alam kasi hindi sila masyadong, wala silang masyadong alam about sex education. So, kaya sinabi mo nga kanina, by the time na nag-conceive yung ovulation, meron na yung right yun. Maski patak lang ng dugo sinasabi, di ba? So, dapat meron na talaga silang nirerespetuhin mo kasi buhay yon. So, of course, sa ibang nation na yung mga abortion ay legalized, eh, iba naman yon. Pero sa atin sa Pilipinas, illegal yon, di ba? Pero meron pa rin gumagawa. So, ipaintindi natin sa mga parents, even sa mga single na mga tao, lalaki, babae, meron rin responsibility. So, any mga actuation nila, dapat alam nila. Diba? Kaya na yung mga teenage na hindi pa rin nila alam. So, yun ha, sa loob pa lang ng tiyan, meron na talaga silang right. At saka habang nagbubuntis sila, alagaan nila, diba, Dr. Alay? So, yes. Kaya kasama na, sinabi mo kanina yung mga midwife, yung mga doktor na mga OB nag-alaga, o mga family physicians dyan, may right yun. So, dapat may right silang mabuhay dahil hindi naman nila kasalanan na dinala nyo dito sa mundo, di ba? Okay. So, ano yung pangalawang right na yon ng bata? So ang pangalawa, every child has the right to a wholesome family life. So ang ibig kong sabihin, karapatan ng magkaroon ng bawat batang Pilipino ng pamilyang mag-aangka. So of course, no, yung ating family, they are the first teachers po for our children. So, dapat po maturuan po ng maayos na values ang ating mga bata mula pa po sa ating mga bahay. Kasi nga, di ba, Dr. Alay, yung meron tayong tinatawag na first 1,000 days, di ba, ng bata. So, ang fastest growth ng utak is the first 2 years na? Oh yes, 2 years. So, dapat doon pa lang na-inculcate. Ano ba inculcate? Ipinasok na sa isipan ng isang bata kung ano ang tama at saka mali. Hindi yung, ay maliit pa yan, di ba niya alam? Hindi. Kasi doon dapat, hindi yung disiplina na pinapalo, bawal na ngayon yan, ha? Meron mamaya sasabihin mo yon, no? So, dapat, dun pa lang, alam na kaagad ng mga bata what is right and what is wrong. At saka, sinabi mo nga kanina na sa bahay nag-uumpisa kasi nga yung first teachers, dapat yun yung mga parents. Hindi yung pagdating sa school, teacher na yung ginawa nating tagaturo. Huli na yon. Kasi usually pumunta sa school 5, 6, 7 years old na. So dapat anuhin natin talaga 'yun. Yun yung isang right ng isang bata, which is the trabaho o responsibilidad ng mga nanay o guardian. Kung walang nanay o tatay, mga nag-alaga. Okay? So, maabog din niya impormasyon o ato niya rin pag-istoryahan, hanungod sa children's rights, pagkatapos gidyamang ipilang ang mga reminders.
Ato niya padayunon ra atong topiko hanungod sa National Children's Month. Agaibahan ko man gihapon si Dr. Ralee. So Dr. Ralee, ari ka ra sa number 2 nga Rights of Children, Filipino Children ay binanggit mo kanina yung mga Filipino values. So ano yung mga in general na mga Filipino values na dapat ang mga magulang eh sila yung unang na siyempre kasi susunod na yan sa school. Ano mga values na medyo nawawala na? Okay. Si Dr. Ralee. Okay. So marami po tayong Filipino values, no, family values, pero ito yung pinaka-unique ba sa ating bansa. So number one is pagmamahal sa bansa, no, love for country. So yun ay pagiging nationalistic, no. Pangalawa po, ang matibay na pananampalataya. So strong religious faith. So kahit anuman po yung religion po ng family, no, mabuti po na turuan po ang ating mga bata, no. And the next po is yung mabuting pagtanggap sa mga bisita or hospitality, no. Syempre lahat po tayo halos po sa mga Pilipino mahilig naman po sa bisita, no. So talagang binibigay po ang best po para sa mga bisita, which is a good trait po for a family. Next po is paggalang sa mga nakakatanda or respect for elders, no? So mabuti nga po dito po sa Pilipinas, meron tayong mga po at opo to show respect sa ating mga elders and also yung pagmano, no? Alam mo, Dr. Ralee, nawawala na yung mano. Kasi nung madiliit yung paggabi, nagamano na. Ngayon, hindi na. Medyo limited nga po ngayon kasi nga po, di ba, social distancing daw po tayo. Pero sana ho, no, pag nag-normalize na po ang ating society, maibalik po sana, no, yung pagmamano po sa mga, sa ating mga elders. Next po is ang pagbuklod ng pamilya or strong family ties, no. Kitang-kita na rin po naman yun sa atin, no, sa ating mga Pilipino, no. Sa isang bahay, hindi lang po si mami, daddy at ang anak, kundi si lolo, lola, tita, tito, lahat na po, no? So that's a good trait, no? To have strong family ties. So, Dr. Ralee, pagdating sa family ties na yan, noong panahon, pag kumakain yung mga isang pamilya, sabay-sabay, ngayon, parang hindi nagsasabay. Merong andun na may lesson, ano, may homework ako, mga ganun. So dapat medyo magandang ibalik para sabay-sabay silang kumain, nagkukwento na magandang, siyempre yung pag kumakain po kasi dapat hindi nagsigawan yung maganda ang mood, di ba? Siguro. At saka additionally po, lahat po ng mga bata matanda ho ngayon, naka-cellphone, gadgets po, no? So mas maganda po tuwing hapagkainan po ay naibaba po lahat ng ating gadgets at mag-usap, no? Para at sa kung isa pa nga yung mala, Dr. Ralee, pag kumakain, may mga TV. Dapat yun ang ano ng mga pediatricians na habang kumakain, dapat walang television kasi hindi nila na-enjoy yung pagkain kasi bilisan nila kasi manunood doon. So parang yun yung medyo nawawala. No? So, dapat i-inculcate natin sa mga bata yung ganun, ha? So minsan naman kasi mga matatanda sila rin habang kumakain nanonood, which is hindi dapat talaga yon, hindi. So ano pang mga values na dapat ituro sa ating mga anak? Sige po. Ang lastly po, no, ang pagbabayanihan or cooperative spirit and community effort. No, so since nung unang panahon pa, no, mahilig naman tayo na magtulong-tulong. Isa lang po yung picture ho nung parang bayanihan ho nung nagbubuhat ng kubo. Pero maraming pong paraan po para ho ipakita ang community effort and community spirit po sa atin. Kasi magtutulong ka sa kapitbahay, ganun. Pero minsan pati kapitbahay nag-aaway. Dapat nga sa bagay, di ba, ngayon magkakapitbahay, magkakapatid. So, siguro, sa ating mga magulang, kunyari, tuturuan mo yung anak mo na, tulungan mong ganon. Pero, huwag ka man na makialam yung mga ganon. So, medyo nawawala, no? So, siguro, isa rin yun na mga kung magandang ibalik, di ba? So, para maturuan natin yung bata na maliliit pa lang sila, yung mga, etong mga magagandang asal na medyo nawawala. So, pupunta tayo sa pang-tatlo.
Okay, pangatlo po, every child has the right to be raised well and become contributing members of society. So, ibig po sabihin nito, lahat po tayo ay may karapatang mapaunlad ng ating mga sarili, no? So, yun nga po, para maging, sana ho, maganda ho yung environment po ng bata kasi po siya lalaki. Kasi, yun nga ho, tulad ho ng nabanggit mo kanina, importante po lahat po, mga kapitbahay po, mga kaskwela, mga kamag-anak, lahat po sila ay importante sa paglaki po ng tama ng bata. Siguro naman, kung yung mga parents ay nagpapakita ng ganong community effort, nag-ano, so madali rin magaya ng mga anak nila, di ba? Pero kung ikaw naman eh, ganun din yung attitude mo dun sa community, ganun din yung anak nyo, di ba? So, who knows, baka sa bandang huli, ikaw nangangailangan ka rin ng tulong ng mga kapitbahay, di ba? So, parang ngayon, parang iba na kasi. So, siguro, isip-isipan na lang nila kung baka yun ang magandang asal na ituro nila. So, ano yung pang-apat? Ay, maidagdag ko lang po doon sa every child has the right to become contributing members, no? Every child, ibig sabihin po, pati po yung ating mga disabled po or ang mga kailangan po ng extra help po, no? Yung mga delayed children, mga ganun po, lahat po sana sila ay mabigyan po ng programa po para pagtanda po nila, makapag-contribute pa rin po sa society. Actually, mayroon programang gobyerno natin sa mga person with disabilities, no? So, minsan, sa turuan naman natin, mga anak natin, na yung mga name calling na, kunyari, pila, hoy, pilay, hoy, bungi. So, hindi ho maganda yon. So, tayo mga magulang, tayo tuturo dun sa mga anak natin na masama yung tatawagin na ganun. Eh, kung kayo din yung ganun, di ba? So, hay pilay, hay dito yung banlag, libat. Minsan yung ginagawa nila nga, ano, palayaw, which is not good. So, tayo mga magulang, turuan natin. Kasi sila yon ayaw din nila magkaganon. So, may right din sila sa society natin. Hindi yung, porque ganun sila, ay taran na lang natin. Okay, sige. So, yung pang-apat? Pang-apat po, every child has the right to basic needs. Ano po ba ang ating mga basic needs? So, number one, pagkain, no? A well-balanced diet. Number two po, ang ating damit, no? Clothing, no? Adequate clothing. And number three po, shelter, no? Magkaroon po ng bahay kung saan po. Yung talagang physical na bahay na comfortable po kung saan po sila pwedeng lumaki. At lastly po is proper medical care. So, access to health care, no? Lahat po ng bata, sana po ay meron pong access sa health care. Mapa-private man o public po na health care. So, dun sa pagkain, Dr. Ray, turuan naman natin ang tamang pagkain, hindi naman puro chichirias. So, syempre, tayo mga magulang, gagayahin tayo nun. So, dapat yung, hindi naman kailangan yung mga mamahalin. Marami, hindi naman kailangan apple o grapes, may mga papaya, mga saging, at saka, syempre, andyan sa ating bahay, pwede rin tayo magtanim-tanim dyan para yung mga anak natin ay daladala rin nila yan bandang huli. So, hindi naman pa, wala kang lupa, meron din yung paraan, di ba? Saka yun sa damit, hindi naman yung sa uso palagi. O kasi, ay luma na, ayaw ko yan. Basta, sabi mo nga, yung parang may damit ka lang na presentable ka. Huwag naman yung damit na parang out, ano na, parang hindi naman maganda na tignan, di ba? Saka, siyempre dito sa bahay, siyempre kung mga ordinary lang nating bahay, okay yun. Kaya lang, meron naman talaga mga pamilya na nasa kalye na nakatira. Of course, dyan, dito sa atin sa Aklan, hindi yan problema. Dahil miski pa paano, marami dyan may mga, alam mo yung pawood, o meron dyan mga butong-butong. So, marami ang paraan. Pero kung sa city ka, yun talaga ang problema. Yung mga street children, di ba? Ando na lang sila sa kalye nakatira. O ano nga yun, sa ilalim ng tulay, mga ganun. So, hindi naman nasa sa parents yan kung ano. At saka itong sinabi yung medical clinic, sana naman, dahil kung wala silang pera, meron tayong mga rural health center, pwede nilang dalhin doon. Huwag naman yung malala na, di ba? Kasi minsan kung malala na, tapos sisihin pa yung doktor o ospital kasi kung ganun nangyari. So, habang maaga,
mag-i-konsulta naman nila, hindi yung ano lang yan, sipon lang. O nakagaya ngayon, 'di ba? Itong COVID. So itong COVID pwedeng ano yan, hindi nga natin masyadong parang trangkaso lang, yun pala iba na. So andyan yan, kung wala kayong pamasahe ng 1,000, eh di maglakad kayo diyan sa inyong mga rural health center, libre naman diyan. Oo, para mabigyan kayo ng advice kung ano man 'yon, 'di ba? So tutuloy natin yan, Dr. Lay, yung susunod na karapatan o ng mga Filipino children. So maabugin yung mga impormasyon o ato nga rin pag-istoryahan hanungod sa topic ko nga National Children's Rights, pagkatapos gidyamang ipilang ang mga reminders. Welcome back sa atong programang Health Talk hambay ni Doc. Kaibahan ko man gihapon si Dr. Lay. So Dr. Lay, padayon na naton atong topic ko nga mga panglima nga karapatan if Filipino child. So number 5 po, every child has the right to access what they need to have a good life. So ibig po sabihin nito, it's beyond the basic needs, no? More on the atmosphere that they will be raised at that will help them grow morally correct and will strengthen character. So ibig po, so bali ho, lahat po ng mga diniscuss po natin, no, kanina po, yung mabuting asal, kaugalian, lahat po yun ay parte po ng karapatan ng bata na magkaroon ng ganung buhay po. So depende rin siguro ito sa financial status ng family, no? Pero hindi naman kailangan may mga magastos na. So makita natin dito sa picture, meron din silang mga karapatan na maglaro, ganun, 'di ba? Yan diyan sa picture na 'yan. Pwede silang magpahangin-hangin. So hindi naman kailangan nila mag-tour. O kung mga ultra rich naman sila, pwede nilang dali na mag-tour, 'di ba? Mag-cruise diyan. So siguro parang good life na hindi naman kailangan magastos sa kaya lang. No? Hindi yung mangungutang ka dahil magbe-birthday ka, mangungutang ka kasi mag-blow out ka. So, hindi naman siguro yung ganun. Ano? So, alam naman nila yon. Although, marami tayong na-obserbahan na talagang pag nag-demand yung anak nila ay gusto ng good life, yung parang pinagbibigyan na lang, miski walang hindi kaya, mangungutang, so which is hindi naman dapat, no?
So, yun nga yung karapatan niya, pero karapatan sa kaya hanggang kaya ng iyong pamumuhay. So, pupunta tayo sa pang number 6. Okay, number 6 po, no? Every child has the right to education. Karapatan na mabigyan ng sapat na edukasyon. Yung edukasyon na ito, syempre, depende po sa abilidad ng ating mga bata. Meron tayo tinatawag na gifted children. Kapag po gifted children, no, syempre dapat po medyo advanced din po yun sa kanila. Pag naman po yung medyo disabled po or yung medyo may disabilities, konti pong hinahinay, meron din po yung school para sa kanila po dapat. Yun po ang responsibility po ng gobyerno at saka ng mga matatanda, no, ng mga adults. Bibigyan po sila ng sapat na education. So actually, yung gobyerno merong mga program yan, no? Sa atin dyan sa Kalibo at saka may sa iba rin mga towns, meron yung spread parang hindi lang sa gifted, para rin doon sa mga, medyo mga mahihina. So, at saka, hindi naman reason niya na wala kang pera. So huwag ka doon mag-enroll sa private school. Meron naman dyan government schools all over the Philippines. Diba? Meron na ngayong kindergarten yata. Unlike nung panahon namin na wala grade 1 na noon, wala yung mga kinder, may nursery, may mga kindergarten 1 and 2. So wala noon. So direct ka agad sa grade 1. So walang reason na hindi nila paaralin yung mga anak nila. Wala ring reason na hindi sila makapag high school dahil libre ngayon sa mga barangay high school, meron na doon, di ba? So of course hindi lahat ng barangay meron noon. Tsaka kung meron din tayong mga state colleges, di ba? State universities na depende rin, di ba? Meron din yung mga anong tawag dun sa tuition na kunyari, eto lang yung income mo. Yan. Wala ka, bibigyan ka pa ng allowance. So, merong ano, depende nga sa mental capacity ng mga bata. So, may right sila. Kung medyo matalino yung anak nyo, pagbigyan naman ninyo. Pero, alam mo, meron din akong naririnig na, ay, mahina na yung utak mo, bobo ka, which is hindi dapat gamitin natin yung term na yon, di ba? Huwag ka na magpunta sa school, magsaka ka na lang, mag-arado ka na lang doon, o mag-ano ka na lang, mag-construction worker. So, parang hindi naman maganda, no? So, siguro miski high school lang, kasi meron naman doong, ano, meron namang libre, di ba? Kasi nagpo-provide naman yung gobyerno ng mga... Saka pagdating sa college, meron yung mga scholarship, di ba? So, siguro magtanong-tanong na lang sila. So, may right na ma-educate. Okay. So, yung pampito, Dr. Lay, ano yun? Every child has the right to play and enjoy their youth. So, mabigyan ng pagkakataon kung makapaglaro at makapaglibang. No? Ang ibig po sabihin nito, no, karapatan po talaga nila na makapaglaro. No, actually sa ating mga preschool children, no, ang pinakabata, ang best way to learn is actually through play. Ibig sabihin ho, no, yun ho talaga yung mas meron silang matututunan doon. At next po, yung isa pa ho nating dapat tutunan ng pansin, child labor, no? Dito ho sa right na ito pumapasok po yung sa child labor kasi ho karapatan ho nila na makapag-enjoy po sa buhay. So tulad ho ng sinabi niyo, yung may mga bata ho na pinapatrabaho po agad ng mas maaga, hindi mo tama yun. Actually, yung mga nursery, play school talaga. Minsan sabi ng ibang mga, oh, laro lang pala na sila ng laro. Of course, yung mga play, yung mga laro nila sa school, may program yun na dun sila matututo. Hindi naman pwede kasi yung mga nursery, mga kinder, eh, hindi yan ka mga malalaki, yung mga kunyari grade 1, grade 2 na ang kanilang yung concentration nila maiksi lang. Kaya that's why iba ang program. Pinag-aralan na yun ng Department of Education kung paano sila tuturuan maayos yan ang program na yan. Yung sinabi mo nga, ano, yung pinapatrabaho. So, hindi naman kasi ang liit-liit ng bata, tapos gawin yung pakarga ng isang hollow block o mga bigas o palay na bibigat. Hindi yun. Minsan may nadidinig din ako sa mga baryo na kunyari tag-ani na, no? So, pinapa-absent nila yung mga anak nila kasi tutulong doon.
So hindi naman dapat 'yun, no? Kasi 'yun nga, may right to education, tapos papatrabahuhin nila ng ganung kabigat. So dapat yung bibigay naman nila yung nababagay doon sa ano, sa mga bata. Di ba? So minsan hindi na lalaki yung bata dahil pinapasa na nila yun ng kabigat-bigat na kung ano-ano diyan. So may right sila. Okay. So ano naman yung pang-8? Pang-8 natin, every child has the right to be protected from danger. So mabigyan ng protection laban sa pagsasamantala also. So that includes po yung pagka dangerous living situation sa kunwari ho, pinaha. Meron po silang karapatan na ma-rescue po or matanggal po doon sa sitwasyon na yun. Or yung safety po, no, road safety. So meron din po silang karapatan na ma-prioritize sa ating road safety. And also, no, yung protect them from abuse. Ito ho, no, isa sa mga sensitive topics. Yeah. Kaya, ito yung sinabi mo unang dalawa, may programa ang gobyerno niyan, di ba? Kaya ngayon mga traffic rules, mga ganon. So, tinuturo rin niya sa school. Yung mga naga-rescue na yan. So, ano yan ang gobyerno? Meron silang programa dahil yun nga, may right naman silang mabuhay, no? Tapos, yung mga pagpalo-palo na yan. So, going back dun sa sinabi ko, na noong panahon, yung may kasalanan yung mga bata, pinapalo ng sobra. Pinapaluhod sa bigas, pinapaluhod sa asin, yung mga ganon. Hindi dapat yun, bawal na ngayon. Nung panahon, yung mga teacher, pwede yung magagalit. Naalanasan ko doon, kung masyadong maingay, binabato ng teacher. Diba? So, bawal na ngayon. Although, may mga reports pa rin nga may nangyayari because may mga bata talagang makulit. And, yun naman, noong panahon, wala pa tayong idea about yung mga children na mga may ADHD. Nakala natin, makulit, matigas ang ulo. Hindi nila kasalanan yun. Developmental disorder yun. So, yung mga teacher ngayon, na-train na sila how to identify yung mga batang ganun. So, kasi bawal na sa kanila ngayon magpalo o magano. Oo, naranasan ko nung elementary, hinagisama ng eraser ng mga libro. Ngayon, pwede na silang i-report. Oo, so, isa rin yung right yun. Yung mga magulang rin na pag masyado, sobra na. Yung sobra ba? Na pinapalo, hindi na dapat. Kasi, may mga ano yan kasi may history kunyari nung maliit ka masyado kang pinapalo ng nanay o tatay mo. Pag ikaw ay naging nanay tatay ganun din ang gagawin mo sa anak mo. So bawal na yun, no? Pwede na yatang meron ba sa atin sa Pilipinas na kunyari pinalo mo yung mga anak pwedeng i-report. Oh, oo, meron. Pwedeng mag-report. Meron. Actually po, bilang healthcare worker, bilang doctors, we are mandated to report child abuse within 48 hours to our authorities. No, kasi syempre ho, no, minsan, no, kunwari, napasobra. Pupunta ho sa clinic. Dapat ho, bilang tayo po, no, bilang doctors, alam po natin, pag sinabi ho ng magulang na nahulog po, no, nahulog sa silya, iisipin nyo, hindi naman po, kunwari, ito pong bruise na ito, kunwari ho, dito ho, sa loob ng ating katawan. Of course, hindi naman ho yan pwedeng magkaroon po ng pasa kapag nahulog sa silya. So, minsan ho, kung highly suspicious po, na kunwari, ito po, baka actually, parang hinawakan ho ng igi or napalo po doon, dapat ho, ma-report ho na natin, no? So, para sa mga magulang po na yung iba ho, na kunwari ho, yung partner po nila yung nananakit ng bata, huwag hong mahiya, no? Magsabi ho sa inyong mga doctors, sa inyong mga pediatricians, para ma-report po natin. At saka meron tayong CPU, Children's Protection Unit. Meron yan sa bawat barangay. Oo. Yes. So, bigayan noon. So, sabihin ko nyari, huwag kang makialam. Amin na amin lang ito. So, ngayon hindi na pwede yan. So, may right, maski kapitbahay, pag nadinig nila, pwede silang i-report. Kasi minsan meron pa talaga magulang na gano'n yun. So yung sobra-sobra na, at saka yung madalas, no? Diba? O sige. Ito nga po yung problem natin ngayong pandemic also, no? One of the hidden problems of the pandemic. Dahil po halos lahat po ng bata, syempre po, nasa loob po ng
nating mga bahay. So minsan ho yung mga abusers or perpetrators natin, nafo-force sila, nandun ho sila na with the perpetrator. So dapat ho actually pagtuunan ng pansin ho ito ng gobyerno natin na medyo tumataas ang ating incidence ng abuse ng mga bata lalo na po sa bahay. Siyempre, yung mga magulang eh, walang trabaho, mainit ang ulo, walang walang pera, o di ba, ganun. Tapos yung mga bata, restless din kasi mga bata, lalo yung mga may age, lower age, gusto niya nagtatakbo. Eh kung takbo ka ng takbo sa loob ng bahay, di nakikita ka, ay di, ayun, papaluin ka. Siguro hindi na kailang paluin, sabihan lang, o di ba? Okay. So ano naman yung pang-siyam na karapatan ng bawat Pilipinong, actually hindi itong Pilipinong bata, pero siyempre ito muna ang pag-anuhan natin. So ano yung pang-nine? So number nine po, every child has the right to live in a productive environment. So yun nga po, related po sa abuse, no? Number one ho, yung iba ho, yung older children ng ating teenagers, sa bullying or sa peer pressure po, sa vices, sa away-away, lahat po yan ay karapatan po ng bata na magkaroon po ng productive environment, hindi po yung harmful environment na tinatawag natin. So that's why role pa rin yan ng mga magulang, na maliit pa lang sila, parang, kasi pag sinabi kong disiplina, parang pinapalo eh. Parang tinuturuan, iga-guide, paalalahanan kung ano yung mga bullying na yan, yung mga nakikipagsuntukan, mamaya napunta ka na dun sa masamang bisyo. So, may right yung mga bata na yun. Okay. So, productive. So, it's role pa rin yan ng mga magulang. So, ano yung pang yung sumunod, yung pang sampo? So, number 10, every child has the right to be cared for in the absence of their parent or guardian. So, ang ibig po sabihin, kapag po kunyari, wala na pong parents ang bata, ang ating state, no, ang ating gobyerno ang bahala ho sa kanila para ho ma-reassign ho sila sa ang families, or meron ho talaga agencies ang gobyerno natin na nag-aalaga po sa mga batang naulila. Okay, so yun ang may role na yung Social Welfare Administration. So bawat town meron yan. And then syempre, may mga ni-orient din nila yung mga barangay officials, yung barangay health worker, kung sino yung mga batang mga gin-abandon. Minsan may mga sanggol pa lang, iniwanan nila kung saan doon. At least hindi nila pinatay, no? So iniwanan. And then, syempre, meron naman yung may mga walang anak, so pwede nilang i-adopt. Pero syempre, yung adoption natin ngayon, medyo stricto na. Unlike noon, meron namang mga criteria sila yung pwede ka bang mag-adopt. Tapos, siyempre, minomonitor ka rin yan. Baka mamaya, in-adopt mo, inalila mo doon. Tapos, hindi mo inaalagaan. Hindi ka rin nagre-respeto ng right ng batang yon, di ba? Okay. So, may dagdag ka pa doon sa ano? Kasi, ngayon, marami tayong OFW. Siyempre, naiiwan yung mga bata doon sa lola, sa lolo, sa tatay. So, parang may mga problema tungkol dyan, no? Okay. So, ano pa yung next natin? So, number 11 po natin. Right. Every child has the right to good governance. So, hindi naman po nito ibig sabihin makapag-boto ang children, no? Pero, as government officials and possible na future government officials, dapat top of mind ang karapatan po ng mga bata, ang mga pangangailangan also ng mga bata. Dapat po, lagi hong pinaprioritize nila sa paggawa po ng batas at pag-implement ng batas. So, karapatan po yan, no, ng mga bata. So, yan yung function ng ating mga government officials from the sa barangay level, then sa municipal level, and then sa provincial level, and then sa congressional, ano, so may mga batas yung pina-formulate nila para sa karapatan itong pambata. And of course, may mga ahensya ng gobyerno na involved din dyan, no? So dahil hindi pa nga siya na makaboto, so siyempre, yung mga nagboboto, ibuboto naman natin yung alam natin makakatulong. So beyond that, hindi na natin, ano, kasi election na eh. Okay. So actually, responsibility ho natin, no, mga magulang, na pumili ho ng tama
during election. At actually, bumoto po. Yun po. No, responsibility po natin. Para po sa mga anak ko, sa mga bata ko sa atin. Sa mga future generation natin. So, siyempre, anyway, it's election time. Wala naman tayong kinakampihan. Ina-open na lang natin yung mga isipan ng bawat isa na eligible voters. Especially dun sa mga intelligent voters. Although, hindi pa rin natin mawawala yung hindi intelligent. Sorry na lang sa term, no? Pero we have to accept the fact na sa election natin, hindi pa raw nagmamature yung ating electorate. Diba? Oo. Kasi ako, matagal na ako nagboboto mula pa noon. So, ako nagboboto ako miski alam kong hindi mananalo. Ang sa conscience ko, yun ang dapat. So, kunyari, hindi naman siya nanalo. Basta, sa isip ko, yun ang dapat iboboto. So, not only for our children, for everybody's good. No? So, lahat-lahat na yun ang kasama na doon sa ating mga dapat intelligent tayo lahat. Okay. So, whatever, kung sino man, bahala ka. Basta, according to your conscience na sinasabi. So, as health practitioners, paano naman tayo makakatulong? Ito nabanggit na natin kanina yon. So, paano tayo makakatulong? Okay. Ang role. So, as healthcare practitioners, no, lalo-lalo na po kami, mga pediatricians, we have several responsibilities and points of care, no, kung saan kami pwedeng tumulong. So, number one po, the prenatal and newborn care. So, again, tulad po ng first na karapatan natin to be born well, no? Yun ho, guidance ho, mula po sa doctors natin, sa pediatricians, and sa OB po. And then next po, regular child check-up. Doon po natin makakita, no? Kung meron po mga problema, kunyari po, may kita nyo ho, growth ng bata, kung yung height and weight niya po ay tama. So may kita po natin kung mukha bang may neglect, na ibibigay po ba ang basic needs ng ating mga children. So, pangatlo po yung developmental survey. May dagdag ako dyan sa regular child check-up. Dapat, kasi dito sa atin sa Pilipinas, dinadala lang sa doktor sa center kung may sakit. So, dapat, yung kasama na dun yung ating mga bakuna, no? So, dapat, maski walang sakit, kaya lang nga daw yung mga rural health doctors din natin. Ay, naku, parang yung trabaho nila dumadami. Pero, siguro kasama na doon sa bakuna, 'di ba? Kasi dadalhin mo yung anak mo sa bakuna, syempre walang sakit, no? So dapat sana sa ating healthcare system kasama 'yon. Okay. So ano yung pantatlo? Pangatlo po para sa aming mga pediatricians, it's called developmental surveillance and monitoring. Ibig sabihin po, yung abilities po ng bata per age, kung tama ho ba, ganitong age po ba, ay nakakapagsalita na, nakakapaglakad na po ang bata, ganitong age po ba, ay meron na ho siyang skills, no? Makapagsalita ng buong sentences or hindi pa ho. Lahat po yan dapat ho ay nanonood ho ng mga pediatricians natin. So dapat ho makapunta ho, actually kaya nga ho part ho ng regular child check-up natin itong developmental surveillance and monitoring. Napaka-importante po niya. And then po pang-apat po, report the possible child abuse. No, yun na nga po yung kanina ko nasasabi, no? Pag ho highly suspicious po yung condition ng bata, kung lagi po bang may sakit o kaya lagi pong may mga pasapasa sa dapat po hindi tamang lugar or yung mismong pag konsulta po nila, makikita nyo po yung magulang po ba or kung sino man po ang guardian, ano po ang eye contact ng bata sa kanila, paano po sila nagre-respond, mukha po bang may problema sa loob po ng bahay. So dapat po lahat po yan ay ma-report kung meron po tayong high suspicion of child abuse. So ano pa yung ibang pwede nating magawa o ma-promote para ma-protect itong mga karapatan ng mga bata? Opo. So actually po, meron tayong marami pong agencies po, non-government organizations and also government organizations to help protect and promote our child's rights. No, meron nga po sila noong 2020 na midterm report of the Civil Society Coalition on the Convention of the Rights of the Child, no? Maganda nga ho yan dahil po nailabas po nila lahat po ng possible ng mga
problems po ng mga bata, lalo na during this pandemic, which we actually discussed earlier. Okay. So, ito na yun yung mga, ano yung mga iba pa, yung about, yung mga result na mga, yung mga, etong mga NGO ba ito? Mga, opo. So, meron po silang, ano, meron po silang 10 points na parang pinaprioritize. Number one po, yung online sexual abuse and exploitation. Mm-hmm. Lalo na po ngayong pandemic na everything is online. So, para po tumataas po yung ating kaso po, yung sexual abuse na online and exploitation. Ika nga po, kasi minsan sabi nila, it's my child, it's my property. Mali po yun, at also, no physical contact anyway. Ibig sabihin, online naman, di naman po nawakan yung bata. That is still part po of child abuse and sexual abuse for children. So, mali po yun. Dapat po ma-report po kung kaya po. Tapos, so, may dagdag ako dyan, Dr. Relay. So, tinuturaan natin yung mga bata na maliliit pa lang, bad touch at saka good touch. So, alam na nila yon. Hindi na natin. Okay, ano yung next? Yung iba po, yung violence against children, again, tumataas po during pandemic kasi nga po, forced together po ang sila lahat sa bahay. Yun nga po, pwede mong magka-child abuse. And then po yung children with disabilities, kailangan pa rin mong tutupan. Yung discrimination, no, yung lahat po nang nasabi nyo, minsan din po sa indigenous people, yung kumbaga sa itsura din po ng bata, yung pinanggalingan ng bata, minsan nadi-discriminate pa rin po sa atin dito sa Pilipinas. And next po is juvenile justice. Ang ibig po sabihin nito, actually ho, medyo nagkaroon ho ng issue lately na yung juvenile justice, ibig sabihin, gusto nila ibaba yung age na pwede nang makulong ang ating mga bata to 9 years old, which is wrong. Kasi po 9 years old, alam naman po natin hindi pa ho nila talaga mature enough para maisip kung tama ho o mali ho ang ginawa. So dapat ho, ma-maintain ho natin at 15 years old and above. No, mali po kasi na ibaba. Next po is early pregnancy. Nako, ito po, teenage pregnancy. Part pa rin po ng para po sa ating children. Kasi po, teenage pregnancy, no, usually 12 to 18 years old. No, kailangan po nila ng guidance, lalo na po ngayon, medyo tumataas po yung kaso natin ng teenage pregnancy. Opo, at ngayong pandemic, wala rin po silang access sa ating school, no? Medyo mababa ho ang access sa school and also dun sa reproductive health teachings po natin. And then po yung iba ho na nakasulat ho dito, yung children affected by anti-illegal drugs campaign, tsaka yung armed conflict and street situation. So pare-parehas naman po yan, na dahil nga po dito sa ating condition po dito sa ating Pilipinas, maraming children affected or displaced. Ibig sabihin, armed conflict, tsaka yung sa drugs campaign, minsan ho, nawawalan ho sila ng magulang. So, kailangan ho silang tutupan yung mga na-abandon po or na-orphan po yung mga bata. Then lastly po, yung increasing age of statutory rape. So, ano po kasi yan? Yung sa increasing age of statutory rape, parang binababa po kasi nila dito sa atin, 12 years old yung sexual consent. So, ibig sabihin, tama ho ba na 12 years old, alam na ho ng bata na nagbibigay na ho sila ng consent na dito sa sexual intercourse, which is we believe po as in the scientific community na hindi pa ho ganun ka-mature ang bata. So sana ho suportahan ho natin yung pagpigil po nung pagbaba pa rin ho nung age limit po dito sa atin. Kasi ho sa ibang bansa, 16 years old po ang usual po na age na tinatawag na limit age na to giving consent. So dapat ho, isa ho ito sa matutupan kasi ho karapatan ho ng bata na maprotektahan po sa mga ganitong sitwasyon. Okay. So thank you kay Dr. Relay de la Cruz. By the way, si Dr. Relay de la Cruz connected with the province, Apan Provincial Hospital or Dr. Rafael Estumbuco Memorial Hospital sa Mianang clinic ito sa MMG, and then connected man ima sa tanan ni mga private hospitals. So abugid niya sa gamat sa inyong pag-iba kamon makaroon nga adlaw sa programang Health Talk hambang ni Doc. Ako rin yung program host, Dr. Felma de la Cruz, sa Stagunman sa masunod nga edisyon. Good day.